Hanap ang magandang setup or specs para sa Valorant. Yung 200 plus na FPS minimum na plan speed for starting of 5 units. Please subscribe niyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow niyo ako sa iba pang social media account ko. Ano na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kumusta mga kalabil? Yo, Mega Solo here. Ang may pinakamalakas na piyesa sa buong kalawakan. At yun ang ano mga kalabil, anong specs para sa Valorant na 200 FPS plus para sa this less piso neto traditional. Ayan. Tapos anong plan na minimum para sa 5 PC na unit. Ayan, pag-uusapan natin. Okay, mga kalabil, pero bago yun, pakita ko yung naglalaro. Ayun, magsala si Dion eh. Nalulungkot eh. Black Spots? Arsenal. Ah, Arsenal pala. Nagbago na pala kanina kasi naka-Black Spots. So, okay, magsala lang si Dion kasi kala niya na dito si Dom-Dom. Pero siya na lang naglaro. Okay lang yan. Okay, punta na tayo sa hashtag Caribbean question, mga Caribbean. Let's go! Ano nga mga Caribbean? It's Caribbean. Fine. Ano pa magandang setup or specs para sa Valorant? Yung 200 plus na FPS sample, disless, pisonet, traditional, at minimum na plan speed for starting of 5 units. Yan. Okay. So, doon muna tayo kung anong magandang setup or specs sa Valorant. Yung 200 FPS. Okay. Ito. Dito pakita ko sa PC. Okay, ito kalibin, no? AMD Ryzen 5 5700G. 17. Ito hindi updated price ha. Baka bumaba na no kasi dati pang price din. AMD Ryzen 5 600G. Tapos yan no, Caribbean. AM40.9 GHz Radeon Vega 7. ASRock 16GB RAM 240 yan. Kogar, okay. So average sa Valorant 92 no. CS:GO 120. Okay, depende kasi sa isa settings mo. Pag nilow settings mo, baka maka 200 FPS ka, no? Plus sa Valorant. Pero ito, isa pa, no, Caribbean? Isa pang PC build. Na tingin ko, no, kasi abi may nag-commit na Caribbean natin, no? Ryzen 7 5700G. Nga lang, medyo mahal. Yan. 3.8 GHz Vega 8. Yan, MSI B450M, 16GB RAM, okay. 240 SATA, Rack Plus, Kogar, 500 Joules Power Supply. Ito mga system unit lang, wala pang ano to. Monitor, kung nabala sa monitor at sa keyboard mouse, okay. Okay, tingnan muna natin itong Ryzen 5. So, Ryzen 5 7. 6 cores, 12 threads, 65 watts, tapos Radeon Graphics 7, built-in GPU. Si Ryzen 7 naman, ayan, di ba? Piraten. 8 cores, 16 threads, wow. 65 watts, tapos built-in GPU, 8. Gaya na nga nasabi dito. Vega 8, si Ryzen 7, si Ryzen 5, Vega 7. Okay, price, tingnan natin yung price. 7,590. Okay. So, hindi ko ano yung actual ngayon, ha? Ito naman si... Ito naman si Ryzen 7, yan. 10,659. So, lamang siya ng mga 3K. Tama ba? Mga 4K kulang-kulang. Okay. Yan, no? So, pili ka na lang dyan, no? Ryzen 5 5600G. Okay. Or, Ryzen, eto, si Ryzen 7, tingin ko, 200 plus na FPS, kaya niya, no? E, dito naman sa Ryzen 5, kaya, ilaw settings mo. Okay. Pero wala akong mga actual unit niyan, eh. Sinerch ko lang to Ryzen 5 5600G, kaya, no, basta isa-settings mo yung graphics to low, oh, okay. Pero dito sa Ryzen 7, sure na, okay. Pero sa actual, hindi ko pa sure. Pero kasi may nag-ano nete, mang nag-comment, tong Ryzen 7, mga ka-reveal. Kaya lahat, no, ng halos laro na naka-high settings yung graphics, no. Yung FPS lang ang hindi ko naitanong. Okay, yan. Mga ka-reveal, fine. Maganda setup or specs para sa Valorant. Yung 200 plus na FPS, Ryzen 5 5600G or Ryzen 7 5700G. Okay, built-in na GPU yan. Pero kung gusto mo talaga na makuha yung 200 FPS plus sa Valorant,
mag ano tayo, lalagay tayong dedicated GPU. Okay, ito pakita ko. Ito na, reveal. Ito sure na, 200 FPS sa Valorant. Nga lang, medyo mahal. Ryzen 5, 4500. Okay, plus RX 6600. Ayan, ASRock RX. Tapos 16GB RAM. Nakalagay, oh, 110 FPS. Okay. Pero, tingin ko 200 FPS, kaya na, no? Doon yan sa Ryzen 5. Kanina, yung may built-in, kaya na eh. Ito pang may dedicated na RX 6600. Ito pa, meron pa mas malakas. Mas mahal din. Ryzen 5 5600X plus RX 6600, 33,000. Yan. Yan lang, medyo mahal na yan, no, mga ka-reveal. Pero, kasi, mataas na, ano yun, na FPS, eh, no, syempre. Pagka gusto nyo ng mataas na FPS, syempre, medyo mahal yung PC build. Okay? Pero kung gusto nyo yung saktuan lang na PC build, na hindi masyado mahal, na kaya yung 200 FPS sa Valorant, okay, low settings, okay, Ryzen 5 5600G, yung kanina, no, yung kanina, tsaka, lalo na siguro, yung Ryzen 7 5700G. Okay? So, pero kung talagang gusto mo, ano, talagang 200 FPS, mag-ano ka, Ryzen 5 4500 plus RX 600 or Ryzen 5 5600X plus RX 600. Ito yung talaga, finish na. Sa pangalawang tanong ni Kadebil, anong minimum na plan speed for starting of 5 units? Okay, depende rin yan, no, Kadebil, kung may kasamang mag-Wi-Fi, oh. Pero kung 5 PC units, 50 Mbps, siguro pwede na, no? Pero kung mag-Wi-Fi ka, okay, 100 Mbps mo na, no, Kadebil. Pero, kailangan meron kang bandwidth management or pang-control ng internet, okay? Kasi kahit naka 100 Mbps ka or naka 200 Mbps, mas maganda, no? Kung may nag-download dyan, no, Kadebil, kunyari, example, 200 Mbps ka, may nag-download, ubus yung speed mo. Maglalag na yung nag-online games. Okay? Kaya kahit na anong speed na ilagay mo dyan sa 5 units, kailangan may pang-control ka ng internet mo. Router, Mikrotik, pwede rin yun. Yung gala, medyo mahirap yung configuration. Pwede rin yung mga basic router. TP-Link, D-Link, li-limit niya yung bigay na internet sa PC. Kunyari, 1 MB, 1 download. Kaya pang nag-download tong PC na to, hanggang 1 MB lang. Oh. Yung 50 Mbps mo, hindi makukuha ng, hindi niya mahatak lahat. Okay? Di katulad kasi na walang kumukontrol sa internet, nag-download siya o nag-YouTube siya ng maraming tab, di ba? Tabs. Yun na, ubus yung 50 Mbps mo. Oh. Kahit na wala, 200 Mbps, no? Yun, kailangan net limiter, no? Application yun, install mo sa PC, sa limang PC mo, okay? Para malilimit din, ganun din. Upload, kabala kung ilang MB, kunyari 1 MB upload, 1 MB download. So, pagka nag-download nga siya dyan, hanggang 1 MB lang, yung 50 Mbps mo na plan, or 100 Mbps o 200, hindi niya atake ng lahat. Okay, kasi kung wala kang net limiter o bandwidth management na router, yun nga, pag isa dyan may nag-download, or kung ano mang ginawa, no, nag-YouTube ng marami, no, kasi YouTube, mga ka-reveal, para rin nagda-download yan, okay, yun, nanood ng movies, no, para nagda-download din yan, kaya kailangan meron kayong at least, kahit yung net limiter application yun, ini-install sa per PC. Yun nga lang, pag may nag-Wi-Fi, hindi rin makokontrol ng net limiter na application sa ano naman, Wi-Fi, kailangan nyo talaga doon, router, no? Kahit yung D-Link, TP-Link yung mga basic. Para naman, pag may nag-Wi-Fi, kasi wala kayong router na pang-control, may nag-Wi-Fi, no? Cellphone. Eh, nag-download din. Nag-download siya ng malaking file. Sabi natin, mga 20 GB. So, yung 50 Mbps mo, atake niya yun. Pak! Yung 50 Mbps mo, naging zero. So, yung mga nag-online games, so, maglalag, okay? Kaya, dapat, no, Kadebil, pagka, kahit limang PC yan, internet mo, 50 Mbps, pwede na, you know, 50 Mbps, pero, yun yung minimum, pero, mas maganda, mas sobra, kasi may mag-Wi-Fi pa. Pero, yun nga, gaya na sabi ko, kahit 200 Mbps, mas maganda dyan, Kadebil, no?
dyan sa minimum na plan, speed, tinatanong mo ako na maganda. Subok ka muna ng 50 Mbps. Pwede naman mag-upgrade eh. Okay, para mura. Pero, pag 50 Mbps, di ba, medyo mababa yun. Siyempre, dapat bawal muna download. Okay? Or maglagay ka ng bandwidth management na router or pang-control ng internet. Para, kung sakaling may manood ng movies, YouTube, marami YouTube, mako-control, no? Hindi ka tulad kasi pagka walang bandwidth management, malaya sila dyan, no? Mag-YouTube, marami. Tapos, movies, no? Tapos, yun nga, magda-download, yari. Yari, speed mo, kahit 200 Mbps pa yan, karibin, lahat-hacking nga ng lahat yan. Okay? Kaya kung ayaw mong mag-lag yung mga online games dyan, sa PCNet o business or traditional na computer shop mo, PCNet, eh, maglagay ka, no? Router, bandwidth management, or net limiter na application, karibin. Kasi pag wala ka noon, delikado, no? Kasi pag naglag yung online games mo, syempre, mga naglalaro, eh, lag dyan. Ay, na tayo maglaro dyan, no? Madadala, wala lang, wala ka ng customer, no? Magiging customer mo lang, mga nag-YouTube, no? Yung mga nag-YouTube naman, yun din, pwede rin, yung isang, daming binuksan, yung isang nag-YouTube, loading na sa kanya, kasi, yung na-attack na rin ng kabilang PC, na maraming YouTube, na tabs, no? Kaya, kailangan, kahit pa paano, meron kang pang-control ng internet. No? Yun nga yung net limiter na application. Lang, ang problema nga lang sa net limiter, hindi, walang problema. Ang kulang lang sa net limiter, hindi niya makokontrol yung sa wifi naman. No? Kasi doon naman sa wifi, sa mga cellphone yun, di ba? Or laptop, pwede rin. Pag nag-download sila ron sa wifi, yun din, ma-attack din yung speed ng internet po, maapektuhan yung mga nag-online games kayo. Okay, pero minimum dyan, 50 Mbps, or wala na atang 100, 200 direct, eh, no? So, 200 Mbps, no? 1699. Mura na yun, no? Karibi, no? 200 Mbps, pwedeng-pwede na dyan sa 5 PC na units mo. Siyempre, kasi mag-Wi-Fi ka pa, eh. Karibi. Okay, pero hanggat maaari, installan mo ng net limiter yung mga PC kung wala ka pang router na bandwidth management o pang-control internet, or mag-provide ka ng router na pang-balance ng internet o pang-control kabilang. Okay, yan. Okay, so yun naman aking sasagutin, no, mga Arbil. So, anong magandang specs para sa Disless Pisonet traditional na 200 plus FPS sa Valorant? Ayun, no. So, hindi mo nasabi kung anong magkano pala, no, kung anong budget. So, nagbigay ako ng mura at mahal. Okay, sa mura, mura na ba yun? Yung Ryzen 5. Yung Ryzen 5 5600G, nasa 17,000, no? So, kaya niya yung Valorant FPS 200. At siguro na low settings, no? Wala kasi yung ganyan. Pero, chinerch ko eh, no? Yun. Yung Ryzen 7 5700G, mas kaya niya yan, yung 200 FPS plus sa Valorant. Pero, kung gusto mo talaga ng totohanan ng 200 plus FPS sa Valorant, dito ka sa kabila, yung mas mahal. Ilan, magkano ba yan? 29,000. Ryzen 5 40, 500 ba yun? Plus RX 6600. Tsaka, Ryzen 5 5600X plus RX 6600. Yun. Muntik pa ako makapag magmura. Yun. Kasi, anlupit eh. No? Biroin mo, Ryzen 5 5600X plus RX 6600. Ang lupit, pati price, ang lupit, 33,000. Wala pang monitor yun. Okay, pero kasi yun nga, tinatanong ni Karibil kasi FPS 200 plus sa Valorant. So, siyempre, mga Karibil, gusto nyo ng mataas na FPS, siyempre, mas mataas na specs yan. No? Pero yung saktuan na specs, yun, Ryzen 5 5600G, kaya siguro mga 15,000 pesos yun. Kaya niya abutin yung 200 FPS plus sa Valorant. Okay, tapos yung minimum plan, speed sa 5 PC na units, 50 Mbps, tingin ko. Or, kung mag-Wi-Fi ka, may mga kasamang mag-Wi-Fi, 200 Mbps muna. Na. Sobra na Mbps na internet, siyempre mas okay. Para siyempre makapag Wi-Fi hotspot ka pa, sideline din yun. O kaya, piso Wi-Fi, di ba? Wi-Fi hotspot, Caribbean, yun yung ano, pwede ka magparental ng Wi-Fi. Siyempre, mas sobra yung internet mo, mas maka-
offer ka pa. Kasi kung sakto lang sa PC mo, hanggang dun lang. Mas mag, uso ngayon, makakabil yung ano, yung papa-wifi ka, o, di ba, papakonnect ka, ganun, sa wifi. Okay, so, yun ang minimum, mga 50 Mbps to 200 Mbps. Okay, sino mo nang aking sasagot yung makakabil hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click na bell button, kami-ami, ha! Ray Gun! Para updated kayo pang may bago upload tayong video ko sa mga Reveal. God bless you, 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 God b